Good morning. This is another day. Gusto ko lang pakita sa inyo yung dream house ng anak ko kasi nagpunta sila ng fiesta sa ka-office mate niya. Inimbita siya, sila. Ano sila? Apat na magkakasama. So, yan ang bring home niya. Ayan. Tahong. Ano, mahipon daw yan. Tsaka yan may maisin ako. Pwedeng kumain yan kasi may hipon. Tapos ito ay itik. Ayan. Yan ang itik. Yan ang bring home niya. Galing sa piyesta. Oh, diba? Ang anak ko marunong na mag-bring home. Pinadalhan daw siya ng ka-opisina niya. Kasi ibigay daw sa akin. Yan. Thank you so much sa bring home. Oh, galing ako sa labi. Ano ko ng pandesal? Pandesal. Clorox. Umusan ako ng bar. Mamaya ako ng Clorox. Kaya gusto kong mag-Clorox sa ano, doon sa taas, kwarto ng anak ko. Ayan guys, lalapit ko sa sarili. Lumiesta sila sa ano. Dito lang din. Sa Victoria. Tubig. Ko yung kalahati kong kape, yung tira ko nung nakaraan pa. Parang ilang days na yun pa. Yung huli kong kape. Kakape ako konti-konti na lang kung ano. Hindi na po katulad dati na sa isang araw, halos nakakape 3 times, hindi ako magkape. Lalo pag ganito yung pag-init, wala ko nang iniisip ko nung magkape. Pero ngayon po, wala ko nang kailangan kong magbawas ng mga ganong bagay. So, parang once sa uwi na lang ako magkape, pero kalahati lang. Ngayon yung kalahati, ubos ito. Ngayon ko pa lang siya iinumin. Hinap ko ng tubig. Kasi yun, may binili ako ng pang-isal. Galit ko kung may nasaayon sa ganun pagkain. Ipapayon, galit din. Kaya hindi naman sinabing bawal ang kumain, bawasan mo lang. Kaya dahil ito naman kasi ito. Ayosin pa naman ang mapaano naman tayo mabubuhay. Ibis na gumaling tayo, makala na tayo magkasakit dito. So, bawas lang po talaga. Isang pack. Dinadalawa ko po yan. Puro ano po siya. Once a week lang. Once a week lang ako magkape. Hanap ko yung chan ko ang iniinom. Tsaka iniinom ko. So malaking bawas, malaking bagay talaga yung pag-iinom ako ng tsaka. Kasi nagiging magaan yung pag-aramdam ko. So, kailangan po natin gawin para sa ating health. Ayan. Tapos kung hindi natin gawin, walang mangyayari, di ba po? Kaya kinaaral ko na talaga. Pero ako talaga ay addict sa kape. Since addict ako sa kape. Kailangan na natin magbawas, kaya gawin natin. Yan po. Hindi kayo. Yung kalahating kape. Yan, isang tasong tubig. So, wala na po siya halos lasa. Pero, ganun lang ako paraan yung kape.
Andes na. Andes na. Sawsaw natin sa kape. So, maniwala kahit sa hindi. Once a week na lang ako nagkakape. Minsan nga nakalimutan ko na. So, unti-unti ako nawawala. Lagi lang akong na-stock na tsaka ngayon. Nung isang araw, nagkabili ako sa anak ko ng tsaka. Kasi ubos na yung dating isang box. Matagal na ubos yun. Pero nitong mas malimit akong mag-tsaka kaysa mag-kape. Ang bilis niyang naubos. So, yan. Tsaka ang anak ko, nagtsatsaka din siya. Pagka hindi maganda yung pakiramdam niya sa tsaka. Nagtsatsaka siya. So, yun. Kaya nagpabili ako. Mas may inom ako nito ngayon kaysa kape. Yan po. Mangapi tayo. Sausaw sa ano. Panisal sausaw sa kape. Mouse ko. Kailangan mo kulat. Bayo ko muna. See you in my next video. Thank you for watching. Bye-bye. May punong kahoy. Dati garden din yan dyan eh. Wala na rin yan. Sobrang init. Ang ganda oh. Ang ganda ng ang bulambilya. Puro na bulaklak. Wala ng dahon. Yun pa oh. Ganda. Ito pa oh. Kusina naman ang aking ano, parating pwesto. Kusina. Kasayang ako. Luluto. Lapit na. Lapit na siyang matuyo. Si Inay na yan. Tapos, kunin natin to para ilagay inaanungan ko yan kasi mahangin. Nalagyan natin yan para hindi masyadong mababa. Ayan, painiin na muna natin. Tapos saka ako mag-prepare ng ano, ng i-adobo. Hi, mag-ano tayo mag-prepare ng pang-adobo. Ngayon na kami ito ang mga kasi sila na ang ito na tayo na pang adobo. Ulam namin. Kasi ako mo na ka. Kasi ako mo na ka. Kasi ako mo na ka.
Kung malangkot. Absorb na yung lasa. Sumunok. Tapos. Paminta. Siyempre, kamayin na natin. Hindi ako sanay dun sa mag-ano na ano-ano. Nagluto ako. And then, I'm using my hands. Kaysa doon sa kutsa-kutsa-kutsarahin pa. Kami naman ang kakain ng anak ko niya. Bawang sibuyas, chicken na may marinate ko na sa toyo at saka paminta, then egg,
Siyempre dalawa sa gabi or basta ano, sobraan ko lang siya. Ano, tapos yan, may paminta ng buo, may pamintang doro. Ay mga gagamitin kamaya sa pag-aadobo. Tsaka mayroon akong laurel. Ayun, may laurel ako dyan. Kuha ako dyan ang tubig dahil sa sobrang init. Ako lagi na ano sa likod ko, meron ko lang yung towel na lagi akong pinapangisan. Ano po ngayon ng Mayo? May 1, 2024. Ulit may day nga. Tapos, holiday sa iba. Kasi yung construction dito namin, may trabaho sila. So, hindi sila holiday. So, may trabaho sila. Tapos yun, ganun lang, nag-antay pa rin ng ulan kasi may na eh. Ang ulan na siya, mag-start na siya ng uulan na uulan. Last year sa Canadian, nung nandun ako last year, lagi doon may ulan. Ulan talaga doon, maraming ulan ng last year na sa Canadian ako. Nga ganitong panahon din, Mayo. Madaling araw pala magigising ko sa patak-patak ng ulan. So, yun hanggang araw. Masarap sa feeling kasi yun dahil nga galing sa init tapos uulan. So, parang nadidilig lahat na talaga nang dapat madilig. Halaman din yun. Lalo na sa palaya. Guys, pinapainin ko lang yung kanin. Tapos magluluto na ako ng chicken ito. Kaya bukas po lagi ang ilaw namin sa kusina kasi po madilim. Dahil nga, yung bintana na yan, maliwanag yan siya kung walang yero na nakaharang. Ngayon kasi mayroong yero na nakaharang pansamantala kasi nga may nagtatrabaho sa kabila. So pag na-open na yan siya, maliwanag na ulit. Maliwanag kasi dyan kahit papaano. May sumasikap na, may pumapasok na sikap ng araw. Tapos yan, bukas ang pinto. Bukas ang pinto namin dahil saan? Para makapasok ang liwanag. Andun pa yung binili kong tubig, oh. Ayun. Ayan, binili kong tubig. Bukas ang pinto ko. Para makapasok ang liwanag, hindi lang yung nag-iilaw kasi mas lalong mainit pag may ilaw. Ayan, bukas ang pinto namin. Ayan po. Ayan, yan yung aming simple. Ayan, wala pa akong magagawa kundi house vlog na muna. Kasi hindi pa naman ulit nakakaalis. Matching ako, napahatching ako. Hindi pa naman ulit nakakaalis. So, house vlog muna tayo. Samantala. Kwento-kwento. Laki ng braso ko. Laki ng braso. And yun, oh. Dahil sa po sa, ano, yung init, yan, oh. Parang, ano siya. Ayan, namumula. Tapos, pag ginanon mo, iba yung feeling. Ayan, diba? Ayan, pag yung ano, kaya yan, napataas ang buhok. Ako dito. Kasi nga, oh. Ganito ako tuwing, ano, tuwing summer, may ganito talaga ako dito. Kasi nga, yun, pag po, ano kasi, summer, kasi pawisina ako. Pag summer, mas pawisina ako. Ayan. Lalo na ngayon, sobrang init sa panahon na ito. Dito po sa bahay, pag alis ng anak ko sa umaga, pag naligpit ko na yung mga ligpitin ko sa kusina after ko magluto ng baon niya, nakaupo na po ako nakaharap sa electric fan hanggang lunch.
lunch na ako tatayo para kumain. Kasi mawalay ko lang sa electric fan. Sobrang talaga nakakahimlan. So, ano, para huwag kang makafeel ng hindi ka komportable, huwag ka na lang munang gumalaw, huwag ka na munang gumawa, total nandito ka naman sa sarili mo, hindi arahan. Nakaupo lang ako sa harap ng electric fan, tapos magsiselfon, yan, pupunta sa social media ko, sa TikTok, nadalaw ko sa TikTok ko, sa page ko, nadalaw ko, sa Facebook ko, then sa Reels, ganyan, sa YouTube, yan, mas matagal ako sa YouTube kasi nanonood ako ng mga video sa YouTube, yung mga nagbablog, mga sinusubaybayan ko na vlogger, nanonood ako, yun lang po ang gawa ko, pagka wala na yung anak ko dito. Tapos saka ako gagalaw pag yung bandang hapon na yung mga alas 4, alas 5. After mag-lunch yan. After mag-lunch, upo na naman sa harap ng electric fan. Hindi ka rin naman makatulog kasi mainit. Pag ilalapat mo yung likod mo sa higaan, iba ang feeling kahit maligo ka. So yan, nakahupo lang sa electric fan. Nakataas ang paa. Sinasabi ko nga sa anak ko na ganun eh. Sabi ng anak ko, kaya nga nang gumawa mama kasi sobrang init. Kasi mawalay lang ako sa electric fan. Sobra talaga. Hindi kayanin ang ano ko. Kaya yan, lagi may electric fan. So ayun, lalo na eh, matanda na, nagkakaedad na. So talagang iwas na. Dahil ano eh, umaga pa lang, yung pagigising mo pa lang, mainit na. Nakapin ka na ng mainit yung parang dumikit na sa balat mo yung init. So, mapifeel mo talaga yung init sa balat. Kaya ganun. Guys, yung sinain ko. Kung okay na ba siya. Uy, okay na siya. Ini na siya. Luto na ako ng chicken. Na siya kasi ito na. Itunin ko na siya dito sa salas. Gamitin ko ulit yung kawali niya. Ito yung atis. Gigisa ko muna siya kasi. Gigisa ko muna siya bago. Bigyan natin ng konting mantika. Ganun lang kakonti. Kasi ano siya. Konti lang talaga mag-bisa niya. Parang half table, ano lang yun, half teaspoon. Ano siya. Tanggulan natin ang chicken. Yun, pero na ako ng kaunting taba-taba. So, dito lang, kaunti lang. Kasi ayaw ko naman ng puro laman lang. Wala akong
ano ka na. Maglalabas na yun ng sarili niyang tubig. Chicken. Maglalabas na ng sarili niyang tubig. Lagay natin ang itlog. Para maluto siya dyan. Maluto siya dyan. Ganun po yung pangtakip namin. Pinggan na, ano na siya, pinggan siya na luma na, medyo luma na. So yun kasi wala naman kami pangtakip sa kawali. So ganyan ang tinatakip na. Importante yung matakipan. Pangtakip na lang talaga yan siya. Tagad ko ng kaunting ng suka. Kanya na siya. Siya, huwag na po yan tatakpan. Pag naluto yung itlog na yan, papalatan mo lang yan. Tapos yun na. Alam mo na ulit sa kanila. Ganyan lang po yan siya. Tapos na akong magluto. Yan. Lagay ko na yung egg. Pinalatan ko na.